Hello, what's up sa inyo mga kamanok? At ito na nga, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, makikita nyo ang aking ginagawa dyan. Naglilinis ako ng ating mga patukaan. Kasi magpapatuka tayo ngayong umaga sa ating mga chickens. Bale, tatlo na yung pinapatuka natin. Isang 2 months old, tapos 1 month old, mahigit, tsaka yung ating mga bagong sisiw. Makikita nyo sila mamaya dahil papakita ko sila sa inyo lahat-lahat. At after ko malinisan lahat-lahat ng yan guys, patutuyuin muna natin yan. Tataob ko muna yan. And then, pagka nakatulo-tulo na, pupunasan natin yan ng tuyong basahan para malagyan na natin sila ng mga patuka. Yan, mapapansin nyo kumukuha na ako dyan ng patuka at tinatakal ko na yan para i-distribute ko na lang sila mamaya. Yung patuka natin mga kamanok is sponsored yan ng Hagibis kasi sponsored ng Hagibis ang inyong linyada ng mamay. Siyempre, karamay na doon ang inyong linyada ng nanay para tipid-tipid tayo guys. At ayan, yung isa nating pang 2 months nating pakain, lalagyan natin siya ng Bitmin Pro kasi yun yung ating ihahalo sa kanyang patuka kasi dapat basa na yung kanyang tutukain. At ito na nga guys, pupunasan na natin ng tuyong basahan nang sa ganun alam natin na malinis talaga yung paglalagyan natin ng mga pakain. Sa ganun, alam din natin na magiging maayos ang kanilang pagtuka, tapos healthy sila at walang anumang magiging anong bakterya man dyan. Okay guys, pagkapunas natin yan, reflex ko naman sa inyo yung paglalagay natin ng pakain. Haluhaluin lang natin yan guys, lalagay lang natin. And then, isasabaw natin itong Bitmin Pro. Yung iba guys, hindi ko lang alam kung ano yung nilalagay nila. Pero yung turo sa akin is Bitmin Pro, vitamins. Tapos yung magiging painom nila, ganyan din. Para alam natin na talagang healthy sila. Halu-haluin lang natin, tapos ang paglalagay ko dyan mga kamanok is paunti-unti lang yung ating paglalagay nitong Bitmin Pro kasi dapat hindi siya gaanong kababad sa tubig, basta yung basa lang talaga siya. Tapos pagka na-blend-blend nyo ng ganyan at sa tingin nyo okay na, tansyahan na lang, pwede na siya sa ating mga manok. And then, in the next naman natin, kukuha muna ulit ako ng patuka. And the next natin is yung ating sa mga bagong pasisiw at saka yung sa ating 1 month old na naka-range. Ayan. Lalagay lang natin ng konti. Tapos yung rest is doon na sa mga naka-range natin. At yan, tapos na tayo. So, ito yung ating pang 2 months old. Ito yung sa ating mga bagong pasisiw. Kasi 21 sila. Tapos, ito naman yung sa ating naka-range. So, tara, let's go mga kamanok. At ating ibigay na to, di-distribute natin to isa-isa. Charan! Papunta na tayo. Nga pala, dun sa video ko sa nakapanood sa akin, yung ating mga bagong pasisiw is nandito sa lumang bahay ng kapatid ko. Sa ginagawa pa palang bahay ng kapatid ko, dyan na nga, nakawala na yung ating isang manok. Ay, pasal na pasal eh. Akala mo hindi, pinapatuka eh, 3 times a day na nga. At yan na nga mga kamanok, kita nyo naman, pagka ganyan ang mga manok natin, sinyalis yan na healthy talaga sila. Pansamantala, dyan muna natin sila ilalagay dahil wala pa silang separated na na kulungan kasi kadadala lang yan ng inyong linyada ng mamay. Pero ang healthy na nila tapos nalalaki nila at yung mga inahin dyan is 8. So pagkakaalam ko, and then yung tandang is 2 lang. Okay, tapos na tayo dyan. At next naman natin ay itong sa ating mga bagong pasisiw. Yan, kung makikita nyo guys, meron dyan mga kahon. Kasi sumisiksik sila dun sa tagiliran, so hindi ko sila kayang abutin. Pagka sumiksik sila dun, hindi na sila makalis kasi as in kasyang-kasya sila dun. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng karton, yung tagiliran nila. Tapos, bukod pa tong kahon para alam ko talaga na hindi na sila pupunta dun. Tapos, syempre, bago pa nga lang sila. So, maiilap pa. Hindi pa nila alam kung paano tumuka. So, mamaya, tuturuan natin yan. Ilalapit natin sila dito isa-isa sa ating patuka. Nang sa ganun, makakain na sila. Yan. Nilapit ko na mismo yung kanilang pang-feed.
para naman mas maaluan sa akin kung paano ko sila kukunin at ilalagay dito. Ipapatong natin sila guys dyan para naman hindi sila ma-stress lalo. At kung mapapansin nyo din guys yan, meron tayong mga mahihina, tapos meron tayong mga malalakas na, kasi nga parang 3 days pa lang sila dyan, tapos bago pa yung environment nila, tapos bago pa lang sila nakaka-adapt. Pero guys, ang atin dyan is 21, kasi magkaibang batch to, magkaibang inahin to, yung mga blocks natin, yun yung magkakapatid, tapos yung mga ibang kulay, yan yung magkakapatid. At ito na nga guys yung sinasabi ko sa inyo, kaya may purpose yung kahon natin dyan. Makikita nyo meron na namang sumiksik dyan. As in kasang-kasa sila. Ayan, mga kamanok yan, tingnan nyo paano natin sila makukuha. Siyempre gagamitan natin yan ng mahiwagang technique. Biruin nyo mga kamanok, laki na ng inyong linyada ng mamay kasi kaanak lang natin. Tapos nagkakasya ako doon sa butas talaga mismo. Nakikita nyo naman siguro sa video kung gano'n lang kaliit yung butas. As in pinagkakasya ko talaga alang-alang dito sa ating mga manok na to. As in naman, lagi sila sumisiksik doon. Kaya ngayon, ibabalik na natin itong kahon. Maya-maya, para alam natin na hindi na sila sisiksik doon. Pero for sure, meron na naman yan mamaya. Okay yan, makikita nyo, tumutuka na sila. Yung lahat sila, oo, tumutuka. Pero meron pa rin talagang mahihi. And sana makasurvive sila. So, next naman natin guys, ay ito ang ating isang patuka. Last na to, last batch na. Doon naman, sa ating mga naka-range. Ito talaga guys, solid. Napakaganda nito. As in, malayo pa lang talaga ako. Alam na nila na ako talaga yung amo nila. Yan guys, kita nyo naman, habol yan sa akin. Dahan-dahan lang tayo ng paglalakad guys kasi medyo madulas, tapos naka-crocs pa ako, madulas din yung ilalim lang. Yan guys, meron update ko ngayon is meron tayong 2 bulik dyan, tapos 6 na yellow, tapos 12 na blocks yan. At I hope marami tayong mga tandang dyan. Pero may nakikita na ako dyan. May isang malaki-malaki talaga dyan guys. Tapos ang ganda ng paa niya. Ang laki din. Tapos feeling ko may halo siyang Peruvian. Tapos nasabi ko din yan sa inyong linyada ng mamay. At ang sabi nga niya is yun daw yung kanyang favorite. Makikita nyo yan sa sunod nating vlog. Peflex ko yan guys. At mga kamanok, yung binigay natin dyan, makikita nyo naman dun sa kanina unang video, 2 kalahating takal yan dun sa ating takalan. As in, wala pang 10 minutes, ubus na nila yan. Tapos, medyo uuhawin lang natin sila para alam natin na talagang maiinom nila yung ibibigay natin vitamins. So, ang ibibigay natin ngayon guys ay Vitamin Pro. Yun ang ating pang-umaga. Tapos, sa tanghali naman is yung ating tubig, water lang tayo, malinis na water. Tapos sa hapon, ang ibibigay ulit natin is Vitamin Pro. Yun guys. Yung pagbibigay natin naman ng mga Tepox, Ambroxetil guys, yun is pag may sakit lang yung mga manok natin, inaagapan lang natin. Pero wag lagi kayong magbibigay kasi nga mababansot yung inyong mga manok pagka lagi kayong naka-antibiotic. Tapos papangit yan, hindi yan magiging magandang kinalabasan. At after a while, iniwan muna natin yung ating mga pinapatuka and mag titimpla muna tayo dito ng kanilang painom. Gaya na sabi ko sa inyo, Vitamin Pro yung ginagamit natin. Tapos, pagkatapos ko ilagay yan, shake lang natin yan. At pagka-shake natin yan, pwede na natin yan i-distribute sa ating mga chicklets at saka sa ating mga pasisiw. At syempre, sabay-sabay na natin yan dadalhin guys para hindi na tayo pauli-uli. Kasi malayo din eh, kaysa naman tayo magpabalik-balik pa. At tara na guys, samahan nyo na ulit akong ibigay natin to. Unahin natin to sa mga chicklets natin dito. Pero tingnan muna natin kung naubos na ba nila yan. At pag naubos na nila yung kanilang pakain dyan, tatanggalin na natin yan para iwas tayo sa mga bakterya. Kasi yung bakterya na sinasabi ko is yung halimbawa, natukanan nila tapos natagalan na naka-imbak yung patuka natin dyan, tapos tutukain ulit nila, no good na yun mga kamanok. Dapat pagkakatukan nila tapos maubos man or hindi, basta nasa limit na sila ng oras, tatanggalin na natin yun. Tapos next naman natin is itong ating sa mga
naka-range muna dito. Yan, bitmin pro din yan. Tapos, susunod naman nating location. Mabilis ang transition natin, guys. Dito naman sa ating mga naka-range. At syempre, mga kamanok, don't forget, please like and subscribe. Linya din ng nanay. Yun lang, maraming salamat.